O kahinayangan? O kung kaya, naranasan mo na bang makonsumo o mangkonsumo? Ganyan ang mukha ng magmahal at pagmamahal. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hayaan nyo na ipakilala ko sa inyo ang pagmamahal sa dalawang mukha. Ang mahal sa pagmamahal at ang mahal sa bilihin. At dahil Oktubre na naman, Consumer Welfare Month, ating ipagdiwang. Kasabay nito ang ating paglalakbay sa landas ng pagmamahal, kung saan sa dulo ay ating sagutin ang mga tanong na aking sinimulan gamit ang 7 aral na aking natutunan sa tamang pagkonsumo. Una, rethink. Pag-isipan mabuti ang bawat hakbang. Kailangan mo ba talaga siya? O naiinggit ka lang talaga sa iba? Hindi ba dapat, gaya sa pagkonsumo, mabutihin mo nang isipin kung ano-ano ang mabubuting dulot nito upang maiwasan ang tuluyang masaktan? Nito na nga ang nagsabi, check the label, mommy. Ikalawa, refuse. Dahil hindi lahat ng lumalapit ay mabuti ang nasa isip, tukuyin mo muna ang intensyon at kung sakaling hindi mo gusto, ay may karapatan kang humindi. Hindian ang straw at bote, higit sa lahat, ang mga plastic. Ikatlo, reduce. Pag-isipan ng maayos, bumuo ng matibay na prinsipyo. Huwag maging marupok, huwag din maging mahangin. Jowa ay huwag bilangin. Magplano sana tayo ng maayos, gaya sa tamang pagkukonsumo. Dapat tayo maging maprinsipyo. Huwag bumili nang hindi naman talaga kailangan. Huwag gumamit ng karagdagan lang namang itatapon sa basurahan. Oo, uso ang more, pero hindi lahat ng sobra ay tama. This time, gamit na, pero sasabihin ko pa rin, quality over quantity, less is more, mga B. Ikaapat, reuse. Ang puso ay huwag sanang isarado ng tuluyan. Sapagkat sa pagmamahal, bawat isa ay may karapatan. Tandaan, muli at muli, ang mga plastic, bote at lata ay gaya lamang ng puso. Dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon sa tamang pagkukonsumo. Ikalima at ikaanim, recycle at repair. Isang pagpapaalala, ang pag-ibig ay panghabang buhay. Gaya ng mga non-biodegradable na gamit natin na kaya natin gawing puting-ting, display o palamuti na hindi hadlang ang nagdaang pighati, tumuyo't bumangon pa rin ang pusong sugatan. Ang pusong sugatan na naisalba sapagkat ang pagmamahal ay walang katapusan, walang hangganan, at walang panghusga. At huli sa lahat, ikapito, repurpose. Ilapat lahat ng mga bagong hangarin, bagyuman ay dumating ay kaya nating malagpasan. Sa pag-ibig o sa buhay man, matuto kang magmahal muli. Buhayin ang diwa, buhayin ang puso. Dahil sa pagmamahal at pagkonsumo, maaari natin itong maisabuhay ng buo. At kung dati, tingin sa iyong sarili ay basura dahil sa mga nakaraan mong relasyon, tandaan na ang basura man ay may halaga, hindi ka naman basura. At nais kong ipaalala, kaibigan, mahalaga ka. At yan ang aking natutunan na nawa sa pagbabahagi ko ay sa pagmamahal at pagkonsumo. Ikaw ay maging matalino at tama na sa landas ng pagmamahal at pagkonsumo, huwag mong kakalimutan ang 7 aral na aking binanggit. Rethink, refuse, reduce, reuse,
recycle, repair at repurpose dahil ito ang daan upang sa pagmamahal at pagkonsumo tayo ay magtagumpay. Kaya muli kong ibabalik sa inyo ang tanong ko noong umpisa. Paano ka nakonsumo? At paano ka mangkonsumo? Paano ka naabuso? At paano ka mangabuso? Pag-isipan mong mabuti. Huwag masilaw sa maayos na mura kung paulit-ulit ka namang babalik para bumili o kumuha. Iba ang isahang bagsak, ngunit pang matagalan naman ang ganap. Gamitin mabuti ang pitong hakbang. At huli sa lahat, gamitin mabuti ang isip bilang pangkalahatan. Salamat po.